Tikos ni Bisdak, isang kilalang political vlogger ang Commission on Human Rights dahil umano sa kanilang pagiging bulag at bingi sa patuloy na paglabag ng karapatang pantao ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Bisdak, tila walang aksyon ang CHR sa kabila ng malawakang pang-aabuso at paglabag sa karapatan ng mga miyembro ng naturang grupo. Aniya, dapat kumilos na ang CHR at panagutin ang mga responsable upang maprotektahan ang karapatan ng bawat individual na biktima ng pang-aabuso. Narito't ating antabayanan ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga may init at bagong balita. Nakabingi itong Commission on Human Rights. Meron pa bang CHR tayo, partner? Yun yan. Yung nangyayari sa KOGC partner, Franco, maliwanag na sandamakmak na paglabag sa karapatang pantao. Dapat agad pinasok ito ng human rights na unang araw palang, partner, na nagpadala ng sandamakmak na kapulisan. Ura mismo yung CHR, pinuna ito. At naglabas sila ng mabigat na statement na hindi po pwedeng mayroong karahasan na mangyayari at karapatang pantao ng mga civilian dyan sa KOGC ay yuyurakan. Ano ba naman ang hangarin lang naman nila dyan? Mag-serve ka lang naman ng warrant dyan, partner eh. In the first place, yung pinasok nila na compound, partner, yan ay sibahan. Yan ay religious organization. Hindi man mga terorista tao dyan, partner, dalaman yan, Biblia, nakapasok ako dyan eh. Dasal lang ang ginagawa ng mga yan. Walang sandata, walang kalaban-laban. Niitak nga siguro, partner, takot pa humawak yung mga yan dyan eh. Tapos palusubin mo ng napakadaming kapulisan, tapos mga armado pa, naka-full battle gear pa. Bakit wala yung CHR? Nasaan kayo? Nabusalan ba kayo? Nasaan yung mga human rights advocates ko no? Na yung sa panahon ni Pangulong Duterte, grabing tuligsa nila dyan sa ano eh, sa war on drugs si Tatay Digong. Eh yung tinatamaan naman, mga drugista. Pero ito, Diyos ko, mga ministro, kung sa Roman Katoliko pa, partner, mga seminarista, mga pare, ito mga ministro, mga pastor, mga sisters, puro dasal ang ginagawa. Niminsan hindi yan humawak ng mga sandata, Biblia ang hawak. Yung mga human rights advocate, bungol na rin. Nasaan kayo? Kasi hinahanap natin yan, partner. Sa demokrasyang bansa, ang ating sandalan, pag ikaw ay inaapi, partner, nayuyurakan yung karapatan mo, ay yung mga human rights advocates, Commission on Human Rights. Nasaan sila? Wala. Dapat nga naalarman na agad sila dito eh. Dapat tumutuligsa na sila dito sa Marcos admin. Nagbitaw sila ng mabigat na statement dito. Ang ebidensya, sobra-sobra eh. May naka-live yung video nandiyan. Sa buong mundo na panood ito, partner, Franco. Bakit ba wala bang mga television, wala bang social media itong mga nasa Commission on Human Rights at saka yung mga human rights advocate? Wala ba kayong cellphone dyan? Wala ba kayong television? Ano ito? Papalampasin kaya ito ng mga kuno na nakikipaglaban sa karapatang pantao, lalo na po yung si Hontiveros dyan sa Senado? Ba't bungol kayo? Ba't bingi kayo? Kung ang pinag-uusapan dito, partner, yung akusasyon nila kay Pastor Kibuloy, di ba may nagre-reklamo, akusa, gawa-gawang akusasyon, isang tao na naabuso ko no, mga kababaihan. O ito, libu-libong kababaihan, kabataan ang naabuso, nasan si Senator Risa Hontiveros? Nasaan yung komite niya? Kailan siya magpa-imbestiga? Dapat unang araw pa lang meron na kayong pinasang resolusyon dyan sa Senado at Kongreso. Magandang hapon sa ating lahat.
Humihila ko ng pasensya, medyo matagal-tagal akong nagpakita dahil inikot ko yung buong Pilipinas sa problema ng transport. At hanggang ngayon, nanatili pa yung kalokohan. Hindi ko alam kung utos ng gobyerno o sino mang Ponso Pilato. Una sa lahat, yung narinig ko na maraming nabudol, marami talaga, at nadagdagan pa. Una, siguro sa inyo dito, iwan ko lang kung mayroon pang nabudol pa uli. Dahil sa pakikot ko sa kabundukan, bago ko bumaba, siguro sinadya naman ang Panginoon makahabol ako sa inyo dahil alam nyo, last flight ang nasakyan ko, galing pa ako ng Visayas. Humabol ako kasi tinix ako na mayroon daw ngayon dito. Naaawa naman ang Diyos. Hindi ako nabutan noong pangalawang cancel flight. Nakalipad pa ako papunta rito. Unahin ko muna bago ko isa-isahin itong transport sector na kasama itong labor groups. At sigurado ako lahat na nandito sa likuran, sa harapan, kung saan mga banda itong nandun pa sa ilalim ng kalibliban ng Kawayan. Lahat ito mga nandito, tayong lahat manggagawa. Wala yat ang businessman nandito eh. Lahat ito, puro grupo ng mahihirap. Mayroon lumaganap ngayon sa buong bansa natin na imember daw kayo ng Maharlika para kayo yumaman. Alam ko ito, naririnig ito sa buong Pilipinas hanggang sa ibang bansa yata. Kasi nandito yung Isiminay. Huwag kayong maniniwala niyan kasi ulitin natin uli para rin to sa umpisa. Sa umpisa pa lang sinabi ko, pag ipinaupo ninyo yan, Kalbaryo ang abutin ninyo. Pero alam ko maraming bumoto ni Marcos Jr. dito. Hindi ko lang alam kung Jr. yan ha. Kasi baka mamaya ako naman ang ipapatay nila. Pero pagkakaalam ko, wala yatang tatay magsabing patay ng anak niya. Dahil pagkakaalam ko, mayroon ako nabasang dokumento noon bago pa mag-eleksyon na binigay ko sa CNN. Mayroon nakalagay that the one only Bongbong Marcos Jr. is already died in 1975. Ulitin ko ulit. Dahil ako, hindi ako takot. Hindi ako takot. Dahil iisa lang ang buhay ko. Ayan, umulan. Ha? Pero walang nakinig doon sa sinasabi ko noon na baka mamaya maluko kayo. Nang dahil sa tulit-tulinada daw ginto, Madam Imelda, buhay ka pa hanggang ngayon. Okay, mga kababayan, sumilong po tayo at yung mga may payong, sukob-sukob tayo. Para po nang sa ganon ay makapagpatuloy po tayo sa ating programa. Bago ako bubuksan ang kahirapan ng mga driver, ang konduktor sa buong Pilipinas, pasadahan ko muna ng konti para maalala sa taong bayan kung saan sila nagkakamali. Nandahil doon sa sinasabi na yayaman kayo pag uupo ang Marcos, naglandslide siya. Ang daming bumoto. Pero ngayon, pag tinanong mo, ni siya nga mismo, hindi siya nakakita nung picture na yon. Mayroong mga kabinete na mga nagre-resign. Isa lang ang tanong ko sa kanila, kung bakit naghihirap ang bansa natin sa kakabiyahe sa papunta sa ibang bansa, nandahil daw sa 170 account na withdrawin daw nila. Pero ako, sa pagtingin ko, hindi nila makukuha dahil hindi sila ang may-ari. Kung mayroon man sila, katiting lang. Dahil ako, itong edad ko, itong 57 years old, masahol pa ako sa estudyante mag-research. Nisingkong duling siguro sa pinagmalaki nila, wala silang makuha. Pero,
Sa panahong ito, sa tingin ko, ito na ang katapusan ng pangluloko. Dahil kung hindi siya bababa dyan sa Malacañang, sasapitin talaga niya ang sinapit ng Marcos noon. Bakit? Tayong manggagawa ang gagawa niyan, hindi yung negosyante. Dahil kahit anong gawin natin, yung mga negosyante naglalaro yan. Naglalaro yan. Kami mismo sa transport, masahol pa sa hayop ang dinanas namin. Gusto ko man tulungan ng lahat, pero wala ring magagawa. Alam niyo kung bakit. Sa panahon ngayon, kaliwat kanan ang lokohan. Nakita ko sa balita, wala na daw pugo. Wala na daw pugo. Totally ban. Anak ng iho di puta naman oh. Pinalitan lang ng pangalan. Pinalitan lang ng pangalan. Dalawa. Isa Pigo. Ang isa IGL. Diyos ko Lord. Magpaluko pa ba kayo uli? Tapos pag-ikot ko sa buong Pilipinas, naikot ko, namastos ako sa sarili kong pera, inikot ko. Eh gusto kong marinig yung mga presidente ng union sa bawat transport. Ang sabi ko sa kanila, alalayan na lang ninyo yung kumpanyang pinapasukan ninyo kahit pigain nyo pa ng husto yan. Manhid ang gobyerno. Bakit? Kailangan na ninyong lumaban ng sabayan. Kasi kahit anong habol ninyo dyan, wala tayong magagawa dahil ang illegal ngayon, yun ang legal. Paano? Yung transport ngayon natin, mas marami ang kolorom na tumakbo kaysa legal na transport. Paano kikita yung mga legal? Paano maibigay ang tamang benepisyo? Diba? Wala. Lulubog ang legal. Bakit? Kung ano yung puno, yun din yung bunga. Yun nga sinasabi nila, bakit sinabi mong kurap? Wala namang resibo yan. Bakit sino bang magnakaw na magbitbit na resibo? Diba? Oh. Ngayon, itong transport, lalo na itong bus company, ito, para ito sa mga jeepney muna. Para sa mga jeepney, dapat magkaisa rin kayo, yung mga jeepney, sumali na kayo rin dito. Dahil wala nang ibang makakatulong pa sa inyo. Bakit naman sinabi ko? Naglabas ang Senate na suspendihin. Anong ginawa ng presidente? Kinansel. Wala siyang pakialam. Ang dami niyang papatayin. Wala naman siyang ibibigay ng trabaho. Sa transport sector ngayon, kami, mga bus driver ang konduktor, sa isang buwan, magkakabiyahe ka lang minsan dalawang bisis dahil magpalit-palitan. Paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Tapos ngayon, bibirahin ka doon sa tinaas na ang minimum wage. Hindi ba nasiraan ng ulo yan? Dadalhin ka doon sa minimum wage kuno, 600 plus, saan mo naman dalhin yan? Saan mo dalhin yan? Kung may kahit may isang anak ka lang ngayon, paano mo pagkakainin? Ang kumpanya rin na pinagtrabahoan mo, kung iipitin mo, paano rin siya kikita na may ibigay niya sa'yo? Na mas marami yung kolorong ka doon sa legal. Wala nang mangyayari. Kung saan-saan ako nagpupunta, nandoon na yung lagayan. At doon ko pa natuklasan na mayroon na namang maharlika member na naman. Bibigyan ka daw ng pira para ka yumaman. Pero, kailangan mo nang magbayad ka ng 2.5 doon sa membership na ID mo. Sabi ko, simple lang yan. Nabudol ka na naman.
Sino daw ang founder? Ang sabi, si Madam Imelda daw. Sabi ko, ay mahirap na rin yon paniwalaan. Dahil sa tandang yon, hindi na rin siguro magninegosyo yan ng ganon. Ngayon, mag-isip ka. Payayamanin ka tapos ikaw ang magbayad. Ibig sabihin, nagbigay ka ng pira para iipunin niya para sa sarili niyang interest. Ganon yon. Ngayon, sa transport sector, lilingatin ka ngayon sa minimum wage, tataasan ka na magkano yung tinaas? 30 pesos? 45? 35? Hindi na kasi ako nagbabasa eh. Ngayon, ang sabi nung NIDA natin, kung mayroon ka daw 64 pesos, mayaman ka pa. Mayaman ka na. Gago. Sige daw, bumili ka raw dyan kung kaya. Pero mayroon doon bumatikos na isang vlogger, magaling naman, tama naman yung sinasabi, kulang lang sa suporta. Kaya ngayon, kinausap ko yon, nakausap ko ng personal, sabi ko, tutulungan kita. Kasi kaming Transport Alliance, malaki ito sa buong Pilipinas. Malaki ito. 138 local ito. Ganon ito, karami. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, luluwas ako ng Maynila kung sakali na magkita nito, kailangan natin ito tutukan. Natuwa naman ako kahit bumagyo, hanggang sa likod may tao, may nakinig. May nakinig kasi gusto nilang makita kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon. Grabe ang kalagayan ngayon. Sobra-sobra na. Nasaan na ba yung pinangako? Natutulungan tayo. Ito nga lang ha, sa kay Kikibuloy, sa KOGC, gano'ng kasakit yan. May order yung korte, hindi sinunod. Siguro ang mga pulis ngayon, siguro mga treasure hunter na. Hindi na tayo ang binabantayan. Dati sa panahon ni Digong, pag makakita ka ng mayroong military o police na dyan, matuwa ka. Ngayon, ang naramdaman sa tao ngayon, nininervyos na. Nininervyos na. Bakit? Natakot ba kataniman ka? Lantara na ang kawalanghiyaan. Kaya dapat magkakaisa na. Kasi itong labor sector, pag hindi pa magkakaisa ito, pupulutin sa kangkungan ito. Tayong lahat na manggagawa. Alam niyo kung bakit gusto na ngayon gagawing agency lahat. Grabe. Mayroon na tayong batas. Hindi ko lang babanggitin yung Republic Act na yun. Baka mapahiya ako, di naman ako abogado. Pero matagal na yung batas. May batas pinalikan ng department order. Pero ang department order mas masahol pa kaysa batas. Dati nung nagsalita ako dito, ang lakas ng boses ko. Ngayon, medyo pasinsya kayo at medyo paos ako. Galing kasi ako sa biyahe. Wala pa akong tulog. Medyo pagod talaga ako. Humabol lang ako dito. Pinalitan ngayon ng DO-174 na para pahirapan ang lahat ng manggagawa. Nakaligtaan ko. Pahirapan ang lahat ng manggagawa para sa personal na interest. Lumaban tayo. Bumira tayo ng department order para sa may ma-deliver ang konduktor. Ang problema, nagkaroon ng department order yung mga driver ang konduktor. DO-118-12. Naglabas din ang dole natin. Kinausap din itong mga employer. Naglabas din sila ngayon. DO-118 din. Pero ang apelido DAS-E. Para durugin yung magandang department order para sa naprotektahan yung mga driver-conductor. Ito na kami ngayon, naghihingalo na. Pare-parehas na tayong lahat. Pag hindi pa tayo kumilos, baka sa sunod na araw, ultimo sinilas, wala na tayong pambili. Grabe. Sa bagay, ako sa tingin ko yung pangarap na 20 pesos ang kilo ng bigas, malapit na matupad. Naniwala kayo?
Ha? Ako, naniwala ako. Malapit na matupad. Ang pangarap na 20 pesos ang kulang sa kilo. Kaya madagdagan pa 20 pesos, matupad na ang 20 pesos na pangarap, magiging 100 na ang isang kilo. Kaya mayroon ng 80, 20 na lang ang kulang. Maraming salamat. Kaya mayroon pang magsasalita. Okay. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Mr. Jose Jesse Ulipar para po sa ating transport sector. Asan yung aking partner? So mga kababayan, bago po natin tawagin yung susunod nating resource speaker, meron po kaming nais na iulot sa inyo. No, kasi po, ito si Brother Franco magsasabi. Sige, Brother Franco. Yan, mga kababayan, mga partner, at sa lahat po na nanonood ngayon, mag-update tayo as usual na lagi naman tayo nagbibigay ng kung ano-anong kapalpakan na ginagawa ng ating kapulisan ngayon sa Davao City. Pero ngayon, iba. Okay, iba ngayon. Kung dati talaga namang nagagalaiti tayo, ngayon is merong 30 kaso na i-file ang police. Okay ha? Ang police ang nag-file sa mga miyembro ng KOJC sa pananakit. Okay? Pero, 36 cases. Pero, 18 sa mga misyonaryo ay na-dismiss na sa OCP Davao. So, dinismiss mismo ng prosecutor's office ng Davao dahil alam nila na isang malaking kasinungalingan ang ginagawa ng Philippine National Police! Sinungaling! Okay. Okay, linawin natin ha. 36 against 18 person ay na-dismiss ng OCP Davao City. At yan na malinaw na ipinapakita na meron pa rin tayong batas! Okay. Tama, tama, yes, Brother Franco. Alam mo, Brother Franco, no, nakakatuwa itong mga nakikisama sa atin ngayong araw na to, no? Kasi tuwing babagsak ang ulan, ang gandang tignan, sabay-sabay bubukas yung mga ano, mga kapayungan, no? Correct, so, correct. Brother Franco, so malinaw na meron pa po tayong batas. Buhay pa ang ating hustisya sa ating bayan. Yan, malinaw po yan. Sa okay. Ating mga vlogger, pwede po ibaba po natin ng konti ang mga payong. Okay. Kasi po, may mga ano yeah, sa likod. Meron po tayong okay. Camera sa likod. So, okay. Go ahead, brother, partner. Tawagan na natin ang susunod nating magsasalita. Tinatawagan po natin mula sa sektor ng Citizens Congress for Good Governance ang ating suki, si Tito Engineer Ed Francisco. Palakpakan naman tayo mga kababayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Magandang gabi po sa inyong lahat! Kapwa ko maisog! Mabuhay ang maisog! Mabuhay! Mabuhay ang may pananandigan! Mamatay ang duwag! Mamatay ang sinungaling. Mamatay! Kung sana yung ating mga boses ay may kapangyarihan, ang dami na siguro pong namatay. Ako'y pinagmamasdan ko, inoobserbahan ko ang abusong mga pulis, lalo na doon po sa Davao. Hindi po ako miyembro ng KAOJC. Ako po ay chairman ng Citizens for Good Governance. Yung Citizens Congress for Good Governance. Kami po ay advocacy group na ang aming itinataguyod ay una ay yung mabuting pamamahala
Ang pangalawa po ay yung genuine people's participation. Tema ng ating gobyerno. Hindi po ba? Tama po ba ako? O may tama sila? May tama sila? At ang pang-apat po ay gusto po naming pairalin ang Pilipinismo. Kung ipairalin po natin sa buong bansa ang Pilipinismo, sa Tagalog po ay Makapilipino, wala na po sanang makapili, kundi Makapilipino. Tapos na po ang panahon ng hapon, yung makapili. Bakit hanggang ngayon, ang dami pong makapili, lalo na sa ating Kongreso at sa Senado. Hindi po ba? Tama o may tama sila? Tama! May tama sila! 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 Bangag! Tingnan po natin ang pangyayari. Ano sa palagay nyo ang mandato ng PNP, ng Philippine National Police? Ang motto po nila is protect and serve. Ang tanong, sino ang kinilang pinoproteksyonan? Hindi ba mga politiko at ayong kanilang mga superior? Ang dapat po ang proteksyonan ay ang tao, ang taong bayan. Di po ba? Ano nangyayari sa Davao? Sila ba, pinaproteksyonan ba ang taong bayan? So, may tama sila. May tama sila. May tama sila. Bangat! May tama sila. Ang susunod na tanong natin sa sarili, yung kanilang motto, protect and serve. Bakit? Why? Bakit nila pinoproteksyonan ang mga politiko? Bakit sa palagay nyo? Dahil sa pera! Sa premyo! Dahil sa pabor! At dahil sa employment security, baka sila matanggal kung hindi sila susunod kahit na illegal ang orders. How could they enforce the law kung sila mismo ay ignorante sa batas? At kung alam naman nila ang batas, they are neglectful. They disregarding the law. Tingnan po natin si General Torre. Siya na po ang judge. Siya pa rin ang jury. Dapat ang pang-apat na mandato ng pulisya ay yung support the community. Ano nangyari sa Davao? Sinuportahan ba nila ang komunidad? Ano sa palagay nyo ang hinahanap ng mga pulis sa Davao? Taliano Gold! Tao ba? O material na bagay? Hindi ba?
Ang alam ko, pagkaawaran to pares, tao ang hinahanap. At pagka-search warrant, eh bagay naman ang hinahanap. Tama. Eh bakit iyon? Ang hinahanap nila'y mga bagay. Pinupuslit nila'y mga bagay. Inilalayo tayo ng kapulisan sa kanila. Tinatakot tayo. Dapat, nung araw kasi, pag anak ka ng teacher, nung panahon ko po, pag anak ka ng teacher, tiyak na honor ka sa klase. At pag anak ka ng pulis, kinatatakutan ka, walang magbubuli sa'yo. At ginagalang natin ang teacher at saka pulis. Ngayon, ano nangyayari? To protect the public safety, iyan din ang trabaho ng pulis. Pag may pulis sa isang lugar, ang mamamayan ay hindi safety. Natatakot. Hindi po ba? Ganun po ang ginagawa nila ngayon. Ang pakiusap ko po sana, tayo'y iisa ang kulay natin. Kahit po magkakaiba ang ating pinanggalingan, ang ating pinag-aralan, eh dapat eh huwag nating igalang natin ang ating pagkakaiba, ngunit may pagkakaisa. Kulita at sa gawa. Ano po naman sa lupang hinirang? Ang huling talata, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ituloy po natin sa isip, sa salita at sa gawa, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyan ang makapilipino. Iyan ang tunay na Pilipino. Iyan ang tunay na mauisog. Mabuhay ang maisog, mamatay ang mga banga. Mabuhay ang maisog, mamatay ang mga bangag. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Maraming salamat po, engineer. So, Brother Franco, bago po natin na... Ito, medyo alam ko marami naghihintay san. Makaka-relate talaga sila sa singer na ito. Tama po. Diba? Tama po ba? Bago natin tawagin ang ating performer ngayong gabing ito, yes, na isa ring tunay na maisog, i-acknowledge din po natin ang presence ni Ate Ana Insoria of It Bulaga. Palapakan po natin! Yan. Mamaya po, kakanta tayo ng Mula Apare hanggang Ulo. Yun. Maisog tayo, okay? So, sige, brother, tawagin mo na. Yes, ngayon po ay maghahandog po ng isang makabayang awitin. Walang iba kundi si ang ating butihing kaibigan at every time may maisog, ang nagmamahal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte, sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte, hindi ko na po matatagalin pa, si Attorney Jimmy Bondo! Palakpakan po natin! Ni kala doon nila si Eli Buendia.
Okay, habang okay na po. Okay na? Sige, attorney. Once again, attorney Jimmy Bondoc! Malaya ka ba? Parang hindi. Masaya ka ba? Parang hindi. Bakit kaya tayo nagkakaganito? Parang kailan lang ang ayos ng mundo? Nabudol ka ba? Nabudol ka ba? Di ko alam. Natuto ka ba? Sana naman. Bakit kaya tayo kakaganito? Parang kailan lang Duterte ang pangulo? Paano tayo lalaya kung tayo ay dinadaya sa karapatan nating magsalita? Isug ay malaya, magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo na tibilog, babagsak din ng matayog. Sino ang matitira tayong maisog? Sino ang matitira tayong maiso? Sino ang matitira? Maisog ka ba? Magsalita. Lalaban ka ba? Halika na. Magkaisa tayo sa pag-ikot ng mundo. Dating magsalita. Ang maisog ay malaya, magsalita at manampalataya. Hindi tayo susuko sa mga mandaraya. Ang mundo nating bilog, babagsak din ang matayo. Sino ang matitira tayong maiso? Sino ang matitira tayong maiso? Sino ang matitira tayong maiso? Maiso ka ba? Maiso ka ba? Maisog kami! Maisog kami! Maisog kami! Kung hindi po kayo matapang, umuwi na kayo. Hindi po yan masamang salita, hindi yan. Ang dahilan po
kung bakit dapat umuwi na lang tayo, no? Kasi kung hindi natin lalabanan itong nangyayari ngayon, tatagal to ng 3 taon pa. Kaya nyo pa bang tumagal ng 3 taon? Sa totoo lang, sino bang siraulong magpapaulan? Diba? Magkasakit pa tayo, napakamahal ng gamot. Kung hindi naman karapat dapat yung pinaglalaban natin. Ito sa totoo ha. Pangako sa inyo, lagi ako nagsasabi ng totoo. Kahit kakampi ko, kung hindi totoo yung sinasabi, hindi ako makikiride. Hindi ako ganun eh. Hindi ako politician, hindi ako ganun. Sa totoo lang ba? Gumaan ba ang buhay nyo ngayon? Diba? Ngayon, lahat ba yan maisisisi natin sa administrasyon? Siyempre hindi. Pero halos lahat eh, maisisisi mo sa administrasyon. Sabi nila yung flood control, hindi nag-work dahil sa hangin. Kung nung panahon ni Duterte sinabi yan, babanatan niya ng foreign media. Ngayon, may bumabanat ba? Wala! Wala! Diba? Kasi nakasuksok sila sa bulsa eh. Hindi, ako totoo lang. Ako, hindi po ako aktivistang ganap eh. Kayo yun, bilib ako sa inyo. Pero kailangan makita natin yung totoo. Yung Rappler dati, kung banatan si Duterte, mabahing lang. Nasa, binabanatan na sa front page ng Rappler. Correct. Ito, yung nangyayari ngayon. Kung ano-ano ng baha, kung ano-anong mga pagkikidnap, lumalabas ba sa Rappler? Wala! 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 Hindi ba tayo nagtataka kung bakit sila, yung mga Pinklawan, yung mga sila Maria Ressa, nung panahon ni Duterte, maliit na pagkakamali, sisitahin. Pero ngayon, ang dami ng kasamaang nangyayari, ang dilim na ng Pilipinas. Pero wala po silang sinasabi. Ang lagi nilang sinasabi, okay lang yan, mas okay naman si BBM kaysa kay Duterte. Tama ba yun? Sa mga kapatid po natin sa Kingdom of Jesus Christ, kami po ay nakikiisa sa inyo. Hindi ito tungkol sa reliyon, hindi ito tungkol sa kampi-kampi, kung kanino, kung sino ang tama sa mga pananampalataya. Wala pong tama sa pananampalataya. Lahat po tayo, kung taus-pusong nananampalataya, tama tayong lahat. Hindi po pananampalataya ang issue, kundi yung kalayaan manampalataya at mamuhay ng tahimik. Ang unang-una pong tinuturo sa law school, no, pagdating sa criminal procedure tsaka political law, ang unang-unang tinuturo, a man's home is his castle. Sinabi yan ni Sir Edward Cook. Hanapin nyo ang spelling ng Cook, Cook. Huwag nyo nang tanong kung sino nagko-cook. Pero Sir Edward Cook ang pag-pronounce yan. Ang sinabi niya, a man's home is his castle. Sa Tagalog, pakitulungan nga ako sa Tagalog. Diba? Ang bahay ng tao ay ang kanyang kaharian. Tama? Tayo po, hindi tayo pwedeng maglaag-laag dyan. No? Na parang magbabasura ka, ganyan. Pero sa bahay mo, kung gusto mo magkalat, pwede. Diba? Yun yung punto nun, diba? Pwede bang pasukin kahit ng presidente ng Pilipinas ang bahay mo, kahit informal settler ka, pwede ba? Hindi pwede. Kahit sabihin nila, eh hindi, lumalabag ka sa batas, informal settler ka. Hindi pa rin. May tamang procedure dyan. No? Mag-ejectment sila. Mayroong court process. Pero hindi pa, pasok lang ang pulis dyan, umalis kayo dyan. O kaya, hindi rin pwede yung uupo yung pulis dyan, tapos 20 days, 30 days, maggagawing hotel yung bahay mo. Hindi pwede. Kaya po kami ay nakikiisa hindi lang po sa pananampalataya. Kasali yun. Kasali yun, iisa po ang ating Hesukristo. Panginoong Hesukristo. Iisa. At sa ating mga kapatid na Muslim, kahit sila ginagalang nila ang ating Panginoon. Pero ito po ay tungkol sa ating karapatan na hindi ma-deprive ng life, liberty, and property.
yun lang po, kami po ay nakikiisa sa Kingdom of Jesus Christ. Meron akong ginawang kanta. Alam niyo kung ano title? Kasi kala ko tatakbo si Inday Saray. Dito makbo. Eh dati, nahihiya ako sabihin to kasi baka magalit siya. Ayoko naman siya magalit sa akin. Pero ngayon, siya na nag-sorry eh. Siya na nag-sorry. Sabi niya, sorry ha, hinikayat ko kayo na iboto yung siya. Ayoko banggitin. Masaya ang buhay ko, yung peace of mind ko, ayoko mawala. Pero, ang title po ng kantan to na inaalay ko sa ating lahat, pati sa sarili ko, ang title nito ay Maharlikang Inday. Maharlikang Inday. Bakit? Kasi nung panahon na yon, ang liwanag na ng Pilipinas, at ang aking panalangin nun, na tumulo yung liwanag na dumadapo sa ating bayan at si Inday ang magtulay dahil siya ang may taglay ng bagong dugong maharlika. Kasi po dati, yung kulay ng dugong maharlika, eh bughaw. Pero dahil kay Sara, naging berde. Hindi, ang ibig sabihin, hindi na po yung dating kulay. Maharlikang Inday. May mga lyrics ngayon dito, may lyrics dito na hindi na bagay sa ngayong panahon. Isipin nyo na lang, bumalik tayo sa 2021, 2022, nung tayo ay namimili pa at umaasa na sana ang maging bagong maharlika ay si Inday. Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay. Katotohanan na ang naghaharing salaysay. Gininto ang kasaysayan, maharlika, na ibalik ng tunay na mandirigma. Si Duterte yun, siyempre. Bagong dugong dumadaloy sa bayan, walang bahid ng luma na kaharian. Mayroong pangako sa iyong dugong bughaw, walang ibang magtutulay kundi ikaw. Maharlika may taglay, ikaw lang ang tulay. Maharlika Inday, lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw mula sa agila, ngayon ikaw. Mula sa agila, ngayon ikaw. Sayang, no? Sayang. Pero palagay nyo, pwede ba? Pwede! Ang lakas nung ano. Pwede pa eh, no? Malay natin. Alam nyo kung bakit pwede? Dahil God knows best. Nananalantay sa iyong dugo ang pangako na ang kasarilan natin hindi ilalako. Ang bukas ay nakasalalay sa iyo. Kailangan lang ang matamis mo na oo. Maharlikang Inday, maharlikang Inday, lahat sumisigaw, bagong dugong bughaw mula sa agila, sana ikaw.
mula sa agila sana ikaw, mula sa agila sana ikaw. Mabuhay po kayo lahat. Tandaan niyo po, hindi natin kailangan, pati konstitusyon, hindi natin kailangan para malaman na tayo ay malaya manampalataya, magsalita at magmahal. Hindi natin kailangan ng basbas, hindi natin kailangan ng permiso. Ang buhay nito ay galing sa Diyos, hindi galing sa presidente. Ang bahay nyo galing sa Diyos, hindi galing sa presidente. Amen! A man's home is his castle. At ang nakakapasok lang sa bahay ko ay ang Panginoong Diyos. Okay. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Thank you so much. Kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Okay, maraming salamat po ulit, Attorney. At ngayon Atty. Naman Brother Franco, no? Ako na-mesmerize talaga ako. Napakagaling ang boses eh. Napakagaling. Alala ko pa yung paborito kong kanta ni Attorney Jimmy Bondoc, yung Let Me Be The One eh. Yes. Yun yung tinutugtog ko sa aking hinaharaan ng ano eh. Never forget. Tama. Yan. Patunay na hindi lang tayo maisog. Ayo ay talentadong Pilipino pa! Yun! Okay. At partner. And this time, partner. Ang susunod naman po natin, ito. Pinatunayan na ng taong ito ang pagiging maisog. No? Ang tagal na panahon na ibinubunyag ng taong ito, walang takot. Kahit na po, meron na mga nagbuwis ng buhay dahil sa kanyang katapangan, hindi sumusuko itong tao na to, partner. Yun. At masasabi natin na isang tunay na maisog ito. At hindi na po natin patatagalin ang isa sa ating mga resource speaker ng hakbang na maisog. Mga kababayan, magbigay pugay kay Attorney Glenn Chong! Maisog kami! Magandang gabi po sa inyong lahat. Jimmy, thank you for coming over. Pero sana ang kinanta mo ay hindi kita malilimutan. Nabalitaan ninyo? Ospital kahapon. mukhang sinakal ng asawa. ng asawa na may hawak ng binti niya, ng puntot niya. Anyway, hindi na po niya kailangan ng makeup at formalin. Malapit na, kabaong ready na. Matatapos na rin ang paghihirap ng taong bayan. Kanina, uminit na, di po ba? Uminit na po kanina eh. Akala ko tuloy-tuloy na, nang biglang umulan. Wala akong pagdududuhan si Lisa Marcos, baka cloud seeding na naman. Bruha talaga yan. Lahat tayo mga kababayan na budol dahil may voodoo sila. Mangkukulam yung babaeng yan, di ba? Mukhang mangkukulam. Ito tayo muna, magsimula tayo sa flood control. Dati, nung bumaha, ang barko ang pinagbintangan. Nabundol daw ng barko ang flood control projects niya, kaya bumaha. Ngayon naman, hangin. Mga kababayan, ipikto yata yan ng cocaine. O, di ba? Hindi mo na alam kung sa susunod, ano na naman ang pagbibintangan ni Marcos Jr. Basta ang alam natin, suminghot siya, di po ba? Nakita niyo yung video? Oh, totoo yun. Siya yun. Kilala ko yung tao na yan. Magkasama kami ng 6 na taon. 6 na taon na tumulong ako sa kanila. Andito ako, hindi lamang para sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, saan ka makakakita na mag-serve ng warrant of arrest na 8 araw na. 8 araw na ba? Eh, 11. Oh. Doon na yata naniniwala. Tama si Jimmy, ginawang hotel ang KOJC compound na mga pulis
Nakita niyo isang matanda na nagsuot ng PE uniform ng pulis? Parang miniro yata yun eh. Tagabungkal ng lupa. Oh, ginamit ng mga pulis. Dito tayo dahil ako meron akong issue kay Marcos. Ulit-ulitin ko yan. Una, si Marcos ay walang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Bakit? Dahil ang asawa niya ay nakipag-usap, nakipag-meeting sa may-ari ng Smartmatic bago ang halalan. Sino ang nagsabi sa akin? E di siya, dakilang bubo eh. Sinabi niya, guys, oh, nandyan ako ha, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me. Tapos sabay lumingon sa akin at sinabi, but not you because they hate you so much. Tingnan mo, bobo talaga. Oh, binuking niya ang sarili niya. So gumawa ako ng sinumpaang salaysay. Nilatag ko lahat ng ebidensya. Yung kausap ni Lisa Marcos, yun yung may-ari ng Smartmatic na kinasuhan ngayon sa Florida. Dahil sinuhulan nila ang chairman ng COMELEC dati ni si Andres Bautista ng $1 million. Oh, kung manuhol ka ng $1 million, ang ibig sabihin, mandaraya ka rin talaga. Matagal na, 14 na taon na akong nakikipaglaban para sa inyo na maging malinis ang ating halalan. Kasi kung mabibili ang ating halalan, sino ang ba ang bibili? Wedding lord, drug lord, crime lord, lahat ng lord na wala sa langit. Lahat ng lord na galing sa impyerno, kakunsaba ni Lisa Marcos. Oh, yan ang uupo. At pag yan ang uupo, saan tayong lahat pupulutin? Anong kinabukasan meron ng ating mga kabataan? Wala. Kaya nilabanan ko sila at nung dumating sa punto na kailangan kong ipalabas ang nalalaman ko, pinalabas ko yan, sinumpaan ko yan. Para ipakita ko sa inyo na totoo lahat ang mga sinabi ko. Tingnan ninyo, ilang beses na ba ako nandito? 4 na beses, pang-4 na to. Every time nandito ko, hinahamon ko itong dalawang mag-asawang bangag. Ang national drug addict at ang national drug pusher. Ang drug addict, si Bongbong Marcos. Ang pusher, si Lisa Marcos. Do you want? Oh. Do you want? No. Sabi niya kay Cathy Binag. So, itong dalawa, drug addict at drug pusher, oh, hinahamon ko sila, kasuhan niyo ako doon sa sinumpaang salaysay ko. Hindi nila ako kayang kasuhan dahil totoo lahat ang mga sinabi ko. Minanipula mo ang eleksyon mo. Alam niyo mga kababayan, mabigat ang kalaban ni Marcos Jr., incumbent vice president, tipo ba? Si Lenny Robredo, na inaakusahan nating lutang. Eh, mas lutang pa pala ito eh. Oo. Oh. Dahil si Lenny Robredo ay incumbent vice president at minsan nang tinalo si Marcos, expected nila na makakahatak ng boto ni Marcos pababa. Dahil mas maraming makakakuha ng maraming boto si Lenny Robredo. Pero si Inday Sara enjoys the popularity of his father, incumbent president, walang mabigat na kalaban, expected sisipa ng gusto si Inday Sara. So mas mataas ang boto ni Inday Sara, mababa ang boto ni Marcos, hindi nila matanggap-tanggap yan. Kasi pag mataas ang boto ni Inday Sara, naturally, lahat tayo, si Inday Sara ang titingalaing leader, hindi si Bongbong Bangag Marcos. So ang agreement nila, ang pinagkasunduan nila sa Smartmatic, iangat mo ang boto ni Marcos at idikit mo kay Inday Sara. So kaya ang boto ni Inday Sara, 32 million, si Marcos 31.8 million dinikit. Kung nagdagdag ka ng boto, hindi pwedeng magdagdag ka lang. Kasi lalagpas ka sa total number of registered voters. So para hindi ka lumagpas sa limit, magbabawas ka sa kabila. So nagbabawas ka sa kabila, idagdag mo sa iyong boto, pandaraya na po yun. Di po ba? Oh. So si Marcos, mandaraya.
walang pinagkaiba sa sinasabi niyang lutang na si Lenny, mas lutang pa siya. Oh. Tapos ngayon, ang pangalawang iso, ito iso to ni J.M. Morales. Bangag si Marcos. Di po ba? Nakita niyo naman yung video. Oh. At hindi ako natatakot na tawagin tong dalawang hinayupak na to na national drug addict at national drug pusher, for that is what they truly are. O, di po ba? O gusto nyo mang bangag ang mangulo sa inyo? Mandaraya na, bangag pa? O. Alam nyo, minsan naiisip ko, pinapahirapan ba talaga tayo ng Diyos? Bakit tayo binigyan ng isang bangag na bangag na hindi ko talaga tatawagin pangulo to. Mandaraya to eh. Bangag na de facto na pangulo, mandaraya pa. Oh, sinungaling pa, di ba? Sabi niya, walang armas daw ang pumasok na pulis doon sa KOJC. Oh, lutang talaga. Oh, lutang na lutang sa alapaap ng cocaine. Oh, di ba? Oh, eto. Ngayong 2025, mandadaya na naman ang mga walang hiyang mag-asawa na yan. Oh, dadayain na namin nila, pauupuin nila yung mga congressman na gusto nila at mga senador. Dahil kung hindi nila mapatupad ang impeachment ni Inday Sara ngayong mga panahong na to, i-impeach nila after 2025. Papayag ba kayo sa ganyang garapalang trabaho? Kailangan ni Lisa na magpapaupo ng mga tao sa gobyerno dahil ang long-term goal ni Lisa Marcos, iupo ang kanyang anak na pangulo. Ang kanyang anak na bangag din. All bangag family. O, di ba? So, ito si Tambahudas. Stopgap ito kasi may, hindi na tambalos-los, tambahudas na yan eh. Mm. Alam nyo, balik muna tayo saglit sa blood control. Tambahudas! Tambahudas! Yang 5,500 blood control, karamihan galing yan sa teritoryo ni Tambahudas. Mga congressman yan, paborito nila yan. Kasi ang blood control, madaling nakawin ang pera. Kaya paborito nila. Kaya ayan, pag umulan, ang control nawala, ang flood ang natira. Oh. Ang flood ang atin. Tayo, lumalangoy tayo sa flood. Ang control, nanakaw na ang pera. Oh. Teritoryo yan ni Tambahudas. And by the way, ito si Tambahudas, kasama to sa dayaan, ha? Sa mga meeting sa Smartmatic, nandun ang abogado ni Tambahudas. Muntik ko na talagang pangalanan tong abogado na to. Kasi abogado ko rin yan. Abogado ako, may abogado din ako. Abogado na ni Tambahudas yan. Oh, palipat-lipat kasi tong abogado na to eh. Galing din to kay Lenny Robredo. So, galing sa isang lutang, napunta sa mas lutang. Oh. So, ito mga kababayan, ngayong 2025, kahit hindi na Smartmatic yan, huwag tayong magtiwala. Kasi ang Miro, hindi naman mananalo yan kung walang basbas ni Creature from Hell. Si Lisa Marcos yan, ha? Pag sinabi ko Creature from Hell, si Lisa Marcos yan. Oh. Lahat kontrolado ni Lisa Marcos. Lahat ng itatalaga sa gobyerno, si Lisa Marcos ang mag-aaproba. So ngayon, bangag na, magnanakaw pa, wala pang silbi. Kasi ang asawa pala ang pumipili ng mga iuupo sa gobyerno. At ang inuupo ay kapwa bangag. So ngayon, we have a government of the bangag, for the bangag, and of the bangag. Sa halip na government of the people, for the people, and of the people. Tayo, hindi naman tayo bangag, sumag-alsa tayong lahat. At patalsikin ang mga bangag sa palasyo, itapon natin sa Pasig River para malunod at diretsong kantahan ng hindi kita malilimutan.
Oh, di ba? Mga kababayan, oh, ito, ang interpreter natin, kumakanta na eh. Mamaya na, kantahin na lang natin yan pag malapit na talaga para tuluyan. Mga kababayan, more than just joking. We are here, nandito tayo dahil maninindigan tayo at dapat tayong manindigan. Di po ba? Except lang sa batang ito, may bata din akong nakasama nung isang araw, si Sasha, di ko makalimutan. At kung meron pang ibang bata dyan, alam nyo, yung mga anak natin, mga apo natin, hindi po sila, hindi nila kayang lumaban para sa kinabukasan nila today, di po ba? Hindi nila kayang lumaban. Wala silang kakayahan na lumaban para sa kinabukasan nila. Tayo yun ang lalaban para sa kanila. Si ate, Mama! Si kuya, si nanay, si tatay, si lolo at si lola. For as long as we are capable and able, we should fight. Di po ba? Minsan napatalsik na natin ang tatay nito. Hindi malayong mapatalsik din natin ito. Oo, di po ba? Patuloy po tayo, mga kababayan, sa mga kababayan po natin na hindi po kasama ng KOJC, pumunta po kayo rito. Ipakita po ninyo ang inyong pakikiisa sa bayan ng Pilipino dahil lahat tayo ay biktima ng mag-asawang ito. Lalong-lalo na ang ating mga anak. Mantakin nyo, mga kababayan, si Lisa Marcos ay maghahari-harian ng 6 na taon ni Bangag Marcos, 6 na taon ni Tambahudas at 6 na taon ng kanyang anak. 18 taong magre-rinarinahan ang creature from hell. Oh, gusto nyo ba yan? Naku po, ewan ko na lang kung saan tayong lahat pupulutin. Now we stand today to fight for our future tomorrow. Magkaisa po tayo sa mga kababayan po natin. Araw-araw po kaming nandito. You are welcome to come join us and call for Marcos to resign. Kung hindi po siya nagre-resign, itapo natin sa Pasig River ang mga hayop na to. Maraming salamat po. Okay, Brother Branco, nakita mo naman, no? Napaka detalyado na yes, sinasabi syempre, ng ating mga resource persons. Iba talaga ang ating election fraud advocate na si Attorney Glenn Chong ay talaga naman nilalabanan yes. Ang lahat ng kasinungalingan, especially sa loob na nangyayari sa Malacanang na talaga naman yung mga main players pinangalanan, walang intro. Kaya okay. Mga kababayan, magsilbi tong lesson sa susunod na eleksyon! At dahil dyan, partner, palakpakan po natin muli ang maisog nating resource person, Attorney Glenn Chong! Maisog kami! 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 Okay. Brother Franco, isunod na po kaagad natin ng mabilis na mabilis. Mula po ito sa sectoral organizations, no? Marami po kasi tayong parallel organizations ngayong gabing nandito. At siya po ang nagre-represent sa ating mga parallel organizations na nandito ngayong gabi. Tinatawagan po natin, walang iba kundi si Mr. Daniel Noblesa! Magandang gabi mga batang maisog. Binabati ko po kayong lahat, lalo na po at nagkakaisa na tayo ngayong gabi. At welcome po namin kayo dito sa lungsod ng Maynila. Ako po, isang batang Maynila, lumaki, nagkamulat dito sa lungsod ng Maynila. Nakakagalak po na nandito po kayo sa aming butihing lungsod, ang lungsod ng Maynila. Ang tawag ko po ngayon sa inyo, hihiramin natin ito
Siguro kilala nyo naman si Mayor Isko Moreno. Ang tawag niya sa amin sa mga taga-Maynila, Batang Maynila. Tayo, ang tawag ko sa inyo, mga Batang Maisog! Gising na ba mga Batang Maisog? Magandang gabi! BBM Rizal! Bongbong! Naririnig mo ba kami dyan sa Malacanang? Malakas na ang sigaw ng taong bayan. Maraming salamat po. Gusto ko lamang pong itagal sa inyo ang issue po sa walang hiya pong ginawa nila sa ating pinakamamahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Napanood nyo po ba yon sa Kongreso? Nakita nyo ang agila na sinakmal at tangkang sasakmalin ng mga buhaya. Bahala na ho kayo kung sinong buhaya ang gusto nyong i-imagine sa inyong mga sarili. Pero nandoon nakita natin na talagang kating-kating na silang tanggalin ang isang Inday Sara Duterte, mga walang utang na loob. Nung panahon, nung kampanya, lahat sila naglilikuhod, lumuluhod sa Davao City para patakbuhin si Inday Sara Duterte maging kaparis niya sa pagkapangulo. Tandang-tanda natin yun. Yung mga politiko ngayong tumatalima sa mga sinasabi nila noon, nakakampi nila si Inday Sara Duterte, ngayon, mga masasakit ng salita ang kanilang mga sinasambit. Hindi natin kakalimutan yan. Ang itinaas nila doon sa Kongreso, yung confidential fund na ipinasa nila noong 2023. Pinasa ho nila noon, noong sila daw pa ay uni-team o uni-e. Ngayon, dahil kaaway na nila si Inday Sara, at sa September 20 po, pakitandaan nyo ang araw na yan. Pangalawang strike po yan na kanilang ulit babanatan si Inday Sara sa Kongreso. At ang gusto nila, zero budget daw. May isang kongresista dito sa distrito, sa lungsod ng Maynila, ang nagsabing handang-handa na siyang ibigay ang zero budget kay Inday Sara. Papayag ba tayo nun? Papayag ba tayo mga Batang Maisog? Hindi. Dahil nagtatrabaho lang naman ang OVP. Bakit po ba kayong kating-kate natanggalan ng pondo ang si Inday Sara at ang OVP? Ang OVP po ay isa sa pangalawang pinakamataas na ahensya ng ating pamahalaan. Dapat po dyan may courtesy. Dapat po dyan, kapag dinadala po sa Kongreso, sa Senado, ang pondo ng OVP, mabilis po nila yung ipinapasa. Kasi may courtesy pong tinatawag. Noon pa po yan, simula po na nakuha natin ang kalayaan noong 1986. Sinasabi ng mga pinkihan, ng mga dilawan, si Lenny, ang bilis niyang nakuha ang kanyang pondo. Kaya nga po, may courtesy. Kahit araw-araw binabatikos ni Lenny si Rodrigo Roa Duterte, hindi inipin ni Duterte ang pondo ng OVP. Pero ngayon, kay Marcos, lahat ng pagpapahira at pamamahiya. Kaya ako po ay nalulungkot at gusto ko pong humingi ng tawad sa sambayan ng Pilipino. Tayo po ang nagluklok kay Inday Sara Duterte. Yung mga kasamahan kong nag-run Sara Run, yung mga kasamahan ko na talagang naglilikuhod kay Ma'am na tumakbong presidente, ay pinakinggan niya tayo maging vice-presidente ni Marcos. Tinulungan natin si Marcos, pero ano yung sinukli niya kay Sara Duterte? Budol! Budol, binudol ang bayan natin. Kaya yung pagkakawatak-watak po natin, isang tabi po natin. Hindi lang po ito usapang KOJC. Nakikiramay po kami sa mga namatayan po doon po sa ating mga kapatid sa KOJC. Katulad ho ng pahayag po ni VP Sara nung anibersary niyo po, happy anniversary pa rin po, na humihingi po siya ng kapatawaran. Ako rin po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran kasi isa rin po ko sa sumigaw ng uni-team ng BBM Sara dahil akala ko ibabangon ni Bongbong Marcos ang Pilipinas. Yung pala, wawasakin niya ang bayang Pilipinas. Sa mga manhid na Pilipino, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na huwag tayong husgahan ng ating mga apo na kapag tayo'y patay na, sasabihin nila, yung lolo ko, walang ginawa yan. Yung lola ko, walang...
Ano ang masasabi nyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng reaksyon at komento at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita.